hype. Siyempre, hype. Hindi mo naman alam kung yung motor na bibilin mo is kasya or abot mo ba. So, factor talaga para sa'yo na kumuha ng mas mababa na motor. Kung matangkad ka naman, siyempre, factor para sa'yo. So what's up guys, this is your guy JB. Welcome back to my channel, JB Vlog TV. So kung ngayon ka lang napanood ng video ko, i-subscribe mo na yan. Click the notification bell para lagi kang updated. So guys, ano nga bang pag-uusapan natin ngayon? Anong topic ba natin ngayon? So scooter, big bike, gentleman's ride, off-road bike, pan-tricycle, napakaraming klase ng motor. So ano ang nababagay sa'yo o ang narapat mong bilhin base sa pangangailangan mo? So, una sa listahan natin guys is yung scooter or mas kilala sa tawag na automatic motorcycle. Ang automatic motorcycle, alam naman natin ang pinakamadali o pinakabasic sa lahat ng motor. So, ako guys, as a newbie and first time ko magmotor, yung napili kong motor is automatic scooter kasi iwas hassle, mas madali, walang clutch, walang tinatapakan. Mas madali sa lahat, throttle ka lang ng throttle and always look for the brakes. So, naisip ko na kuhanin yung scooter kasi first timer ako, nandun yung pure factor na kailangan, gusto ko, hindi muna ako masyadong mahirapan. Ayaw muna subukan yung may clutch pero darating din tayo doon. So guys, bagay na bagay sa inyo yung scooter na automatic. Kung first timer kayong magmotor or gusto nyo yung iwas hassle pagdating sa long drive kagaya na lang ng mga NMAX, Aerox at iba't ibang klaseng scooter kagaya ng Honda Beat, Mio Sporty, Rosy Passion, Suzuki Skydrive, maraming marami pang iba guys. So, ayun guys, yung scooter, kung ayaw nyong mahirapan at gusto nyong maging relax sa daan. So, pangalawa naman sa listahan natin ng mga iba't ibang klaseng ng motor guys is yung motor na pan-tricycle or yung tinatawag na tri-motor. So, pag ang gusto mong klase ng motor is gagamitin mo pang business like tricycle or pang hatak, perfect fit sa'yo yung mga pang tricycle na motor gaya ng Kawasaki 175 Barako, Baggio 125 and maraming maraming pang iba like Honda TMX, Rusi Macho. Bagay na bagay sa iyan guys sa inyo. Kung gusto nyo is pang malakas ang hatakan ng motor kagaya na lang ng mga pang tricycle na nakikita natin sa pang araw-araw nating sinasakyan. So, perfect na perfect yan sa inyo, guys. So, guys, next naman sa listahan natin is yung off-road. Off-road or tinatawag na dirt bike. Kasi, di ba, yung dirt bike, kung mahilig ka sa mga off-road na adventures, like yung may mga tumatalon-talon, yung mga on-wheels, like mga iba't ibang klase na tournament, yung dirt kayo, yung malulumihan, alam niyo yung ibig ko sabihin, guys. So, perfect sa inyo is yung mga iba't ibang klase ng off-road bikes kung mahilig kayo sa off-road adventures. So, ayun yung para sa inyo guys. So, next naman sa listahan natin ng mga motorsiklo is yung tinatawag na sports bike. Sports bike, from the word sports bike, meaning pang sports na bike or motorcycle. Example na lang dito is yung mga pangkarera kagaya ng CB650, MT-09, R7 ng Yamaha at marami pang iba, Ducati. So, para sa inyo yun guys kung mahilig kayo sa pangkarera. So, make sure lang guys na pagsasali kayo ng karera, make sure safety first and lagi nyo natandaan, kailangan legal. Huwag illegal kasi mahirap na baka mahuli. So, yun guys, paalala lang. So, another one na pwede nyong gamitin pagdating sa pagmotor is yung tinatawag na adventure bike. So, from the word adventure bike, ayun yung tinatawag na long travel bike or motorcycle. Gaya na lamang ng mga BMW, GS na 1200cc, Ducati Scrambler, Triumph Street Scrambler, maraming marami pang iba guys. Kung mahilig kayo sa long travel, gaya na halimbawa from Manila, sasakay kayo ng barko, ilang oras, and then mabiyahe kayo. Example, San Manico Bridge, bagay na bagay sa inyo yung mga sports bike or hindi sports bike, yung adventure bike.
you know, long travel. Bagay na bagay sa inyo, guys. So, next naman is yung gentleman's bike or gentleman's ride motorcycle. Ito yung mga vintage or classic na design na tinatawag natin. So, example na lang dito is yung mga cafe racer, yung mga Royal Enfield, mga vintage like Triumph, and maraming pang iba like David Harlison. Bagay na bagay sa inyo yun, guys, lalo na kung hilig nyo is classic or vintage design, tapos may hilig kayong mangolekta nito. Bagay na bagay sa inyo yun, guys. Ayan yung mga recommend ako. So guys, itong short video na to, ginawa ko to hindi para mag-promote ng kung ano-anong klase ng motor. Ginawa ko to simple guide para sa mga motorista na hindi maisip kung anong motor yung dapat sa kanila o dapat nilang bilhin o dapat nilang gamitin. Ginawa ko to as a short guideline, guys, para sa kanila. Kasi marami na tayong nausong motor. Tulad ko, hindi ko alam kung anong gusto kong motor nung una akong bibili, like scooters or pan-tricycle, sports bike or gentleman's ride, off-road, travel, marami. Syempre guys, make sure na pag bibili kayo ng motor, i-guideline nyo to. And syempre, hindi lang basta pili ng motor. Best example sa mga factors sa pagpili ng motor, guys, is yung height. Syempre height, hindi mo naman alam kung yung motor na bibilin mo is kasya or abot mo ba. So, factor talaga para sa'yo na kumuha ng mas mababa na motor. Kung matangkad ka naman, syempre, factor para sa'yo na kuhanin mo yung mas malaking motor. So guys, pangalawa sa nakikita kong factor is yung budget. Kung yung budget mo is medyo mababa and yung gusto mong motor is mahal, so pero gusto mo na magka-motor, pwede ka naman bumili sa mga mas mamurahing brand kagaya ng Rusi, Motorstar, and Lucky 7, marami pang iba. So hindi ko pinopromote, guys, yung Rusi or mas mababang brand. Basta nasa inyo pa rin yan still, and maraming pang ibang factors na depende na lang sa inyo o sa pangailangan nyo pagdating sa pagpili ng motor. So yun lang, guys, ginawa ko to para makatulong itong short videos na to. So I think and I hope so na nakatulong ako sa inyo, and thank you guys for watching and keep supporting. So don't forget to click subscribe and notification bell for updates. So thank you guys, JB out.